tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Hanggang ngayon eh, hindi mo pa rin ba napapatawad ang inay mo, anak? Itay, iba na po ang pag-usapan natin. Asya nga pala, pumasok po kayo dahil may pagkain pong niluto ang nobyo ko. Nobyo mo? Opo, itay. Tara na po sa loob at ipapakilala ko po siya sa inyo. Sweetheart, nakahanda na bang pagkain pagsasaluhan nating tatlo? Oo, sweetheart. Malapit na. Halika nga muna rito at naririto ang itay. Oh, kasama mo na nga si tito. Kinagagalak ko po kayong makilala, tito. Ganun din ako, iho. Itay, si Buyet po. Siya po ang sinasabi kong nobyo ko. At niyayaya na po niya akong pakasal. Bay, mabuti naman. Para pareho na kayong malagay sa tahimik. Ano ba yung sinasabi mong importante? At niyaya mo pa ako dito sa restaurant na ito, ha? Eh, itay, may sasabihin lamang po kasi akong importante sa inyo na ayaw kong malaman ni inay. Na ano yun, anak? Na magpapakasal na po kami ni Boyet. Gusto ko siyempre na naroon kayo dahil special na araw yun. Pera si inay. Anak. Kayo lang po ni ate at nang bayaw ko at mga anak nila ang dapat dumalo. Imbitahan niyo po ang kahit sino sa mga kaibigan ninyo at kamag-anak sa father side at mother side. Huwag lamang ninyong imbitahan si inay. Anak, pero inamuli lang inay mo. Itay, special na araw sa akin ang aking kasal. Gusto ko siyempre. Masaya. Hindi ba mas masaya, anak, kung sama-sama tayo ni ng inay mo sa araw na yung kasal? Toxic si inay, itay. Kaya ayaw ko siyang makita at ayaw ko siyang makasama sa araw ng aking kasal. Nakita na ba kayo ng itay? Ngayon ang araw na susukatan kayo ng damit ni itay. Hindi pa nga eh. Kanina ko pa nga siya tinext si itay pero hindi nagre-reply. Ano bang sinabi mo? Ang sabi ko ay pumunta siya sa bahay dahil darating nga si Abigail na magsusukat ng gown namin ni itay. Ano? Pinapapunta mo sa bahay si Tita Abigail na mananahin ng gown? Dito sa bahay, siyempre. Eh, teka. At i-text ko na lang siya. Mahirap na. Baka sa ibang bahay mapadpad ang mananahin yun eh. Oh, bakit ngayon ka lang? Saan ka ba nagpunta? Abay, ang tagal na naghintay sa iyo ang isang babae, ha? May pumuntang babae dito.
Oo. At may dala-dala kung ano-ano. Ano raw ang pangalan niya? Abigail yata. Hindi ko na siya kinausap dahil tamang-tama namang tumawag si ate. Medyo napasarap kami ng kwentuhan. Nainip yata kaya nagpaalam na. Ganun ba, anak ko? Teka nga, tatawagan ko yung anak mo. Sino anak mo? Eh, si Lani. Eh, bakit? Basta. Teka, saan ba yung gamit mong cellphone at tatawagan ko sandali yung anak mo? Pagdalo. Nelly, talaga bang wala kang planong ipaalam kay inay tung kasal mo? Hindi pa huli ang lahat. Pwede pang makahabol si inay. Ano ka ba naman, ate? Araw ng kasal ko to eh. Pinabadshot mo. Ano ka ba? Importanteng okasyon ito para kay inay. Kung may pinaka-importanteng mga tao sa araw na ito, walang iba, kundi kayo ni na itay at buyet. At bilang pinaka-importanteng tao sa okasyon ito, siguro naman ay deserve kong i-enjoy ang araw na ito. Kaya ayoko ng negative vibes. Inang pa rin si inay, Nelly. Dapat ting narinig. Pwede ba, ate? Huwag mong sirain ang mood ko sa araw mismo ng kasal ko. Nelly. Ikaw tangang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Ikaw lamang sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ano? Pupunta ka ng Manila? Oo. May malaking problema ang isang branch ng kumpanya. At milyones ang mawawala. Kaya inutusan ako ni Mrs. Ballesteros na mag-edit ng finance department doon. Dahil hindi makakarating ang anak niya. Pero uuwi ka kagad? Ang totoo niya ni baka abutin ako doon ng 3 hanggang 4 na araw doon. Siyempre, malaking halaga ang nawawala. Kaya, baka mauwi sa investigasyon ang mangyayari. Paano ako? Mag-isa lang ako at higit sa lahat. Ikaw, dahil buntis ka. Okay lamang ako. Hindi ka mag-iisa dahil pupunta dito ang itay. Bibilin ko sa kanya na pupunta siya dito sa bahay. Ano? Iiwanan mo ako ng 3 araw? O bakit? Huwag ka mag-alala. Uuwi din ako dito gabi-gabi. Bakit? Saan ka pupunta? Teka nga muna. Nito mga nakarang araw, lagi kang umaalis. Saan ka ba nagpupunta, ha? May babae ka, no? Wala. Babae ka dyan, sinasabi mo. Kung wala, bakit ka nagpapaalam ngayon na aalis at uuwi lamang dito sa gabi? Okay. Magkakailuman pala, may babae ka? Para hindi ka na laging magtatanong, tatapatin na kita. Hindi babae ang pinupuntahan ko, kundi ang anak mo. Anak ko? Sinong anak ko? Si Nelly. Dahil buntis na siya. Ano? Buntis na si Nelly? Naging disgrasyada ang anak ko? Oo. At bago ka tuluyang magalit dyan, hindi disgrasyada yung anak mo. Dahil kinasal na siya bago siya mabuntis. Anong ibig mong sabihin? Ikinasal na ang anak mo pero hindi kanya pinibitahan. Dahil sa galit niya sa'yo. Ano? Ikinasal ang anak ko na hindi mo man lang sinasabi sa akin. Tagal-tagal kong hinintay na uuwi ang anak ko. Tapos sasabihin mo sa akin
na ikinasal na siya nang hindi ko nalalaman. Ikinalulungkot ko, Lydia. Pero yun kasi ang kabilin-bilin na niya sa akin. Ganun na lamang ba ang galit sa akin ang anak ko? Hindi lamang ako inimbita sa araw ng kanyang kasal. Sinubukan ko lamang kumbinsin siya na... Talagang wala akong kwentang ina sa anak ko. Nagawa kong itatwil ng sarili kong anak. Huwag kang mag-alala, Lydia. Hindi ako titigil na kumbinsihin yung anak mo para... Huwag na, huwag na. Ganun na lamang ba ang galit sa akin? At hindi niya ako napatawad. Eh, kung gusto mo, eh... Huwag ba akong yayain papunta sa kanila? Dahil kung itinakwil niya ako magulang, itinatakwil ko ni siya. Lydia, anong nangyayari sa'yo? Sandali lang at tatawag ako ng doktor. Dito ka lang at tatawag ako ng doktor. Kumusta na ho ang inay, itay? Anak, na-stroke ang inay mo. Mabuti na lang at naisugod namin sa ospital kaagad. Itay? Oh, bakit? Alam na ba ni Nelly ang nangyari kay inay? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Natatakot ako sa magiging reaksyon ng kapatid mo kapag nalaman niyang may nangyari sa inenim niya. Alam mo naman ang kapatid mo, eh, natatakot ako lalo lamang akong malulungkot sa posibleng sabihin ng kapatid mo. Huh? Itay, kahit galit si Nelly kay inay, karapatan pa rin ni Nelly na malaman ang kalagayan ni inay. Eto nga, mag-isa lang dahil may inaayos na problema ang asawa ko sa ibang branch ng kumpanya. Eh, ang biyan ko nga kaya lang, hindi dumating eh. Dito na nga ako nakatulog sa sopa sa kahihintay ko sa kanya. Oo nga eh, ang hirap talagang mag-isa sa buhay, no? Walang mga magulang, walang kapatid. Sa tulad ng mga ganitong pagkakataon eh, wala akong maaasahan. Mabuti nga, mayroon akong kaibigan na tulad mo. Eh, kaya lang, may trabaho ka rin eh. Nakapangasawa nga ako ng maaga agad. Pero, mag-isa pa rin ako. Pero madalas namang wala. Dahil sa uri ng kanyang trabaho, regional manager. Kaya tuloy, hindi nag-i-stay sa iisang lugar. Tao po. Tao po. Mangit, anong kailangan mo? Magandang araw po sa inyo, tita. Pwede po bang magtanong? Magandang araw naman sa iyo. Ano yon? Eh, saan po dito ang bahay ni na Mr. Artemio de los Reyes? Artemio de los Reyes? Mangit. Eh, sa kanila po sana ako pupunta eh. Anong kailangan mo sa asawa ko? Ho? Asawa kayo ni Itay? Sinong Itay mo?
Eh, biyanan ko nga po si Mr. Artemio de los Reyes. Naku po, kayo po palang asawa ni itay. Ibig kong sabihin, ay inay po kayo ng asawa ko. Magandang umaga po sa inyo, inay. Inay, ikaw ang asawa ni Nelly? Opo, ako po si Boyet de Guzman. Manugang niyo po ako. Pasensya na po kayo at ngayon ko po lamang kayo nakita. Hindi po kasi kayo ipapakilala sa akin ni Nelly noon eh. Ah, siya nga po pala. Wala po si Nelly. Nasa Maynila po siya. Kaya po wala akong kasama sa bahay. Kaya ko po naisipang puntahan sana si itay. Wala ho ba si itay dito, inay? Wala. Mali siya. Mabuti ba itong manubang ko? Alam akong respetuhin. Samantalang ang sarili kong anak. Ini siya pera na ako sa buhay niya. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Gising ka ba pala? Ano bang nangyari sa'yo? Kanina ka pa tahimik diyan. Bakit ba gising ka pa gabing-gabi na? Sinadya kong huwag matulog para mahintay kita. Mag-usap nga tayo. Kailan mo ba ako niloloko, ha? Ano ba namang klaseng tanong yan, Lydia? Huwag ka nang magmaangam pa. Matagal mo na akong niloloko. Ano? Ngayon pa ba kita lulukuhin? Ang dami-dami nang nangyari sa ating dalawa, Lydia. Wala akong babae. Wala akong babae. Pero tinago mo naman sa akin ang pag-aasawa ng anak mo. Anong tinago? Hindi ba't pinagsabihan na kita? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na ayaw sa'yo ng anak mo nang nag-aawas? Pero inilimog pa sa akin ang mga ginagawa mo. Pinagkailan ninyo ako ng anak mo. Inilimog sa akin ang pangpapangasal ng anak mo. Pati ba araw-araw na pagpunta mo sa bahay nila? Inilimog pa rin. Lydia. Huwag ka na magsinungaray. Nag-uusap ko namin mo si Muyit na asawa ni Nelly. Sinabi niya sa akin lahat-lahat. Kaya na ba ako kasamang magulang? Para patuloy na paglihiman na iyong mga ma. Oo, nagkamali ako. Pero sa panibang dahilan yan, para hindi na ako kausapin pa ng anak mo. Nagdiin naman ako ah. Bakit? Akala mo ba? Hindi naapektuhan ng pag-alis ng anak mo dito? Bakit? Akala mo ba? Hindi ako nalungkot? Akala mo ba? Hindi ako nasaktan sa pag-alis ng anak mo nun. Nasaktan din ako at nalungkot. Nangulila ako sa anak mo. Pero ayoko lamang na ako pa na magulang ang lalapit at magpakumbaba sa anak mo. Hindi ko masakit na lang. Lydia! Nag-isa ka lang.
tayo'y dinanagkita. Ano ang nangyari sa ina ni Nelly? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nating di malilimutan kaisarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.